kumakain ito dito. Kaya galing ko lang sa baba at bumili ako ng mga ulam-ulam namin ni dalaga. Alam niyo ba yung isdang duwal? Yung ganito siya, oh. So, halos dalawang ulaman na namin doon ni dalaga. Kinausap ko na rin siya. Nasabi ko, walang ate-ate ngayon sa pagkain, ha? Pinagpa-plastic ko siya ng ganito para pagkain nila. Yan yung lamang loob ng baboy. Ito ang ginagawa ko kapag bumibili ako ng mga stock na pagkain. Ito na yung pangatlong giveaway. Huwag lura ng lura kung saan, ganyan. Sabihin na nilang masungit ako, pero yun po kasi ang kailangan. Okay lang, sana kung sila lang. Marinade ako dito na chicken. So, ito ang aking ipa-fried ngayon. Lagay natin muna dito. Tapos, ito. Pakukuluan ko lang. At tsaka, ito. Ima-microwave ko na lang ito. Pansit ba ito? Pahong naman tayo! Ako lang kumakain ito dito. Hindi nito kumakain si dalaga eh. Ginis ako ng sibuyas, bawang. Siyempre, hindi mawawala yung luya. Alaka, ano na. Konti na lang. Pwede nang kainin. Kain po tayo. Kaya kay dalaga, ito, adobong sitaw. Yan ang ulam niya ngayon. Kain po! Kumakain lang ako ng chicken feet kapag ako ang nagluto. Pero depende din, kapag kilala ko naman yung magluto at alam ko malinis nun maggumawa, kumakain pa din ako. Pero kadalasan, pagluto ko lang talaga. Kain po tayo. Tulog pa si dalaga. Ako muna. Ililisin ko tong cabinet na to. Kasi kung makikita nyo, parang ang linis-linis niya. Parang ang puti. Pero hindi. Itong isang to, binabad ko na to. Kinuskus ko siya ng sabon na may konting sundrops. At ayan, kababad yung part na yun. Pero dito sa ilalim, may kita nyo dyan. Ayan o. Tapos ito, ayan, binakababad na din siya. So ito yung hindi ko pa na pababarin ng sabon na may sundrops. Ayun o, para siyang mapa. Alam niyo, natutuwa ako. Kasi akala ko gagamitan ko pa ng lumang toothbrush, yung mga gilid-gilid, yung mga ganyan, no? Yung mga ganito. Hindi na pala. Pagkababad ko lang, tapos pinunasan ko na nito, ay basahan ko. Nakakatuwa kasi natatanggal ka agad. Galing ko lang sa baba at bumili ako ng mga ulam-ulam namin ni dalaga dahil ayoko talagang hanggat maaari pumunta ng labas, ng palengke. May nagdala ako ng mga isda, gulay, tinapa dito sa lugar namin tuwing umaga. Kaya maaga na lang akong gumising. Ito, nakabili ako ng galunggong. Tapos, itong duwal. Alam niyo ba yung isdang duwal? Yung ganito siya, oh. Yung mahaba siya, tapos pinutol-putol na ganyan. Para siyang tursilyo na basta duwal. Isa rin to sa mga talagang parang naduduwal ako. Kasi nga, duwal! Kasi parang masyado siyang, hindi ko alam. Pero dahil tag-crisis ngayon, pipilitin ko. Gagataan ko na lang siguro to. Papaksu ko muna and then saka ako ilalagyan ng gata. So halos dalawang ulaman na namin doon ni dalaga. Kinausap ko na rin siya. Nasabi ko, walang ate-ate ngayon sa pagkain, ha? Kung tipid ako before, kailangan ko mas maging matipid ngayon. Pero kailangan healthy pa rin yung kinakain namin. Ayoko nung tipid ka nga, puro ka naman dilata, noodles, kagaya ngayon, nag-noodles kami ngayon. Pero dinamihan naman namin ng egg.
para maging healthy pa rin kahit paano yung kinakain namin. Tsaka umaga naman at pababawi na lang kami siguro mamaya ng lunch. Tsaka kalahating buo. Ay, kalahating buo. Manok. Isang buo to, pero bumibili rin yung ninang ko kanina. Kaya ang ginawa ko, hati na lang kami dun sa isang buo. Pina-chop-chop ko ng maliliit para pang gisa-gisa, ganyan. Panglagay sa sopas. Tapos, ito, tinapa. So, ang wala na lang sa amin, mga sangkap, tuyo-tuyo, egg, gulay. Nagpahapig ako kay mama kasi meron din dito malapit sa amin nagtitinda ng mga tuyo from Bicol. So, yun ang ire-ready natin later. Ito, kumuha ako ng dalawang plastic ng laman loob ng baboy. Kasi nung nakaraan nagkatay yung tatay ko, wala nang bumili ng laman loob. Kaya ang ginawa niya, nilaga niya yun, pinapchap niya, tapos pinagpa-plastic ko siya ng ganito para pagkain nila. Pero mahina sila sa ganito eh. Kaya gagawin ko, ya-adobo ko na lang siya. Tapos lalagyan ko ng kaunting kanin, saka ako sa kanila papakain. Pero yung laman loob ng isda yun, malakas sila sa ganun. Kaya lang hindi nga ako pwede ng palagi. Actually, hindi pa naman nagkakaroon ng problema yung mga balat nila. Pero mahirap na. Kasi gastos na naman yan kapag ka nagkaroon. At ito po ang aming almusal ngayon. Ayan si Dalaga. Ano? Arte? Yan yung lamang loob ng baboy. Chalap ba, Hilton? Chalap? Ito naman, ready ko na yung mga binili ko kanina. Ito nga po yun, yung tinapa, pang-breakfast. Tapos, ito ang ginagawa ko kapag bumibili ako ng mga stock na pagkain. Ilalagay ko sa container, sa mga ganito. Tulad nito, ito isang luto ko na to. Ayan, parang hindi na ako nahihirapan. So yan, dalawang luto yung manok. Tapos, ito naman yung dual. Dalawang luto din. Ano sa ilalim yung isa, ayan. Ito naman, sa luto ko lang siguro to. Malamang ngayon tanghali ito yung lulutuin ko. Ni Escabeche ko siya. Escabeche ba tawag to? Basta pinirito tapos sasabawan. Ganon. Mga Bicolan at Bicolano, alam niyo yung ganun luto. Pipitas lang ako ng talbos kamote, sa taas, sa rooftop. Lagay na natin to sa freezer. Itong tinapa, dyan ka lang. Update! Paub! Asa na? Saan mo na nilagay? Hilton! Butog na naman si Hilton! Para naman siyang buntis, oh. Ano ba? Pupunta kami ngayon ni Dalaga sa taas. Kuha kami ng talbos ng kamote. Tapos kalamansi, then sili. Luluto ako ng galunggong na pinirito. Tapos igigisa ko sa talbos kamote na may kalamansi. Para healthy-healthyhan tayo. Si Ramon. Takan po kita! Ito yung ulam ni Dalaga, pero papakainin ko pa rin siya nitong pilip kasi masustansya to. Nalala ko nung bata pa ako. Tinawag kami ng tita ko kasama yung mga pinsan ko. Pagkarainan, durusmagan. Paghurugasan, durulagan. Paerunatan sa kasilyasan. Hindi ko alam kung natawa kayo. Kain tayo. Pinipig. Frameline, pinipig. Okay, so bago kong simulan yung mga gagawin ko ngayong araw, dahil hapon na rin lang naman, wala na rin ganap mamaya, kaya announce ko na uli yung aking pag-giveaway ngayong March. So ito na yung pangatlong giveaway. Ganun pa rin naman po yung mechanics, madali lang. Subscribe lang po kayo sa channel ko. I-tap mo na rin ang bell na may kabonggahan para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko.
So, magbinago lang ako ng konti doon sa i-comment nyo sa mga or isa sa mga video ko para kayo ay makasali. Ito lang po yung i-comment. Hashtag Silasing Cheers Giveaway for March. Ayun lang kasimple, ganun lang kadali. Napag-isip-isip ko na ika-cash ko na lang po yung mapapanalunan nyo dahil alam ko mas kailangan po ng tao ngayon ang cash. Hindi lang po yun, may hirapan din kasi tayo magpadala ng kung items yung ipapag-giveaway ko. So, dalawa po yung mananalo at 500 pesos po per winner. At wala po akong sponsor dito. Sarili ko po pera yung ipapag-giveaway ko. Pero kagaya ng pinost ko sa aking personal Facebook account, pwede nyo naman po akong i-PM kung gusto nyo pong mag-sponsor. Excuse me po. Wala pa akong income. Natagim lang ako. So, yun. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Huwag po tayo masyadong paka-stress. Lalo na sa may mga nag-maintenance dyan. Hypertension, depression. Huwag nyo naman pong masyadong kadidipin. Gumawa po tayo ng paraan para ma-relax-relax yung ating mga nararamdaman, mga takot. Maraming paraan. Unang-una na dyan ang virus na TikTok. Ayan, mag-TikTok ka! Sobrang ang dami nag-TikTok ngayon. Virus din daw ang TikTok ngayon. Nakakalibang naman talaga. Basta yung importante, nasa bahay ka mag-TikTok. Huwag sa labas. Maraming pamamaraan. Magbasa ka, magluto ka ng gusto mong ulam, makipaglambingan ka sa mga alaga mo. Maraming pamamaraan. Huwag ka lang lumabas. Pero sa panahon ng tag-crisis, ang hindi masarap, nagiging masarap yan. Subuko yan. Ganun lang naman eh. Higit-higit tayo ngayon ng sinturon. Tarating din naman ang panahon na matatapos din yan. Imposibleng hindi. Sabayan lang natin ang panalangin. Humingi ng tawad kay Lord. Siya pa rin ang nakakaalam kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. E di, ako nang banal. Huwag kayong manunood ng puro na lang ganito yung namatay sa isang araw, 700 plus, yung ganito, ganito, ganyan, ganyan. Huwag puro ganun. Marami kang mapapanood sa YouTube na pwede kang ma-relax. Nakakatawa, mga video po. Yun tayo eh. Para mawala yung stress mo, manood ka ng video ko. May mga doctors naman na mga nag-a-advise, kagaya ni Dr. Willie Ong na 99% gumagaling naman yung may incubate. Incubate ako ng incubate, kainis. Palakasin lang natin ang immune system natin. So, huwag na natin batik-usin pa yung mga na mamahala kasi wala pong maitutulong, yung mga kadakdak. Marami kasing putak ng putak. Hindi naman nakakatulong. Diba? Kumbaga, solusyon, what emotion. Nakakapagod man na konting hawak mo sa ganyan, naghawak ka din ng pera, alcohol, hugas ng kamay, pero mas mahirap kapag ka nagkaroon ka ng sakit na COVID-19. Isipin na lang natin, mga doctors nga, tinatamaan ng ganung sakit, tayo pa kaya, di ba? Na alam nila sa sarili nila kung paano nila poprotektahan ang sarili nila. Pero, nagkakaroon pa rin ng problema. Alam niyo, dahil lang din yan sa sobrang dami na nanghinahawakan nilang pasyente, may COVID-19. Kaya napakaswerte natin. Yung mga nandito lang tayo sa bahay, huwag nang matigas yung mga ulo nyo. Ako, aminado ko, na dito sa lugar namin, meron po talagang matitigas ang ulo. Matigas pa sa bato. Hindi mo naman sila pwedeng sitahin kasi ikaw pa yung mapapasama. Nakakaawa din talaga yung mga taong nag-iingat at yung mga taong inaayos ang lahat para lang matapos yung problema na to. Maging sa mga tao namin, kapag nakikita ko na parang may uubog ka dyan, nasabihan ko agad sila na huwag silang lalabas. Kung lumabas man sila, dapat may dahilan and then mag-face man sila. Huwag lura ng lura kung saan, ganyan. Sabihin na nilang masungit ako, pero yun po kasi ang kailangan. Okay lang, sana kung sila lang. Yun lang guys! At excited na kung sino yung dalawang winners natin. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!